Hi, hello. Isang magandang gabi, umaga, tanghali o hapon sa inyo pong lahat na inaabot kayo ng video ito. Nandito na naman kayo sa aking programa na hindi ninyo programa, ang Tandaan Mo Ito. Tandaan natin ito. Brad, ano na naman ba ang aming tatandaan sa programa mo na hindi namin programa? Ito ang ating tatandaan, ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Bakit naman ito ang ating tatandaan? Sapagkat mula nang mabuhay ang ating Panginoong Jesus, natala sa ating pagbasa at babasahin ngayon, na ito yung ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad na nakasulat naman sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, ang talatay 1-14. Simulan po natin ang pagbasa at ganito po ang nakasaad. Pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" Wala po, sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nanghilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad sa kainang bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 meters lamang. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila ro ng isang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magpatuloy sa ating pagninilay at ito nga yung ikatlong pagpapakita ni Jesus. Yung nakaraang gospel ay may mga layunin at dahilan kung bakit si Jesus ay muling nagpakita sa kanyang mga alagad. Maaring sa pagninilay natin ngayon ay makikita pa rin natin yung dagdag na layunin ng Panginoon kung bakit siya ay muling nagpakita sa ikatlong pagkakataon, sa ikatlong beses sa ating pagbasa at pagninilay. Simulan po natin ang ating pagninilay. Ang una na ating gustong puntusan ay yung pagbabalik ng kanyang mga alagad sa dating hanap buhay nila. Kaya nga kung mapapansin po natin sa ating pagbasa na ang mga alagad sa pangungunan ni San Pedro o ni Pedro ay nag-aya siya na siya'y mangingisda. Ano ang sabi ng verse 2? Magkakasama si Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Natanael na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka, magdamag sila ng isda, subalit wala silang huli.
Kung mapapansin natin yung mga nakakaraang gospel nang ang Panginoong Hesus ay mamatay, ang dalawa sa kanyang alagad ay naglakbay papuntang Emmaus, papalayo ng Jerusalem. Ang kanilang paglalakbay ay isang sign ng panghihina, pagsuko, pagtigil, paghinto sa kanilang unang panawagan. Ito'y pagtalikod o isang discouragement sa kanilang unang paglilingkod o unang pagtawag, yung kanilang pangangaral at pagpapalaganap ng mabuting balita na itinalaga ng Panginoon sa kanila. So para bagang nakalimutan na nila na sila'y tinawag ng ating Panginoon. At sa ating ngayong pagbasa, mababasa natin na kahit na si Simon Pedro na siyang tagapagsilita ng lahat ng grupo ng kanyang mga alagad, tagapanguna, kanang kamay, maaaring sabihin na siya pa yung naghikayat. Siya pa yung naging dahilan upang ang ibang mga alagad ay kanyang maisama uli. Saan? Sa pangingisda. Kaya nga ano ang sabi niya? Mangingisda ako, sasama kami, sabi nila. Tingnan natin, minsan sa ating buhay paglilingkod, may mga pangyayari na hindi magandang nagaganap sa ating buhay. Ang isang solusyon natin, ang isang minsan pagpamamaraan natin ay huminto at tumigil. At marami nang nagaganap na mga pangyayaring ganyan. Nakapagdumaranas ng maraming pagsubok ang isang tao, tumitigil at humihinto sa kanyang unang pagtawag, sa kanyang unang panawagan. Pero napakabuti ng ating Panginoon. Bakit? Hindi niya kasi hahayaan na ikaw ay tuluyang lumayo sa kanya. Hindi tutuluyan ng Diyos, hindi niya hahayaang tuluyan ng Diyos na mawala ka sa kanya. Siya pa rin ang gagawa ng paraan para ikaw ay magbalik sa unang pagtawag o doon sa unang init ng iyong pagtawag at paglilingkod. Yung dalawang alagad sa Emmaus, hindi ba't kanyang sinamahan? Na bagamat hindi siya nakilala sa pasimula, ngunit sinasalaysay niya na ang dapat maganap sa anak ng tao ay dapat maganap at matupad sapagkat yung sinasabi ng kasulatan. At hindi nila namamalaya na unti-unti binubuksan ng Panginoon ang kanilang isipan, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pangunawa hanggang sa siya'y makarating doon sa kanilang nayon na tila baga parang ang Panginoon ay aalis. Ano ang sabi nila? Eh dumito muna po kayo. O nagpa-unlock naman ng Panginoon at doon nagsimula siyang magpakita ng mga dati niyang ginagawa at nang mabuksan ang kanilang paningin, ano ang ginawa ng dalawang alagad, hindi ba sila nagbalik sa Jerusalem mula sa Emmaus nang sila'y makarating doon? So anong ibig sabihin, hindi hahayaan ng Panginoon na tayong lahat ay malunod sa kalungkutan, sa kabiguan, sa kasawiang palad, sa panghihina, panlulupaypay, sa pagtalikod. Hindi hahayaan ng Diyos sa tuluyan tayong manglamig. Nandyan siya na patuloy na umaagapay. Nariyan siya na hindi natin alam sa ibang pagkakataon, sa ibang pamamaraan, siya'y kumikilos sa ating buhay. Para ano? Muling pag-alabin at pag-initin ang ating buhay paglilingkod. Pansinin ninyo sa ating pagbasa. Nang ang mga alagad ay nagbalik sa kanilang dating hanap buhay, yung kanilang pangingisda, ito yung kanilang profesyon, sabi ng ating binasa, magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Anong ibig sabihin? Kapag ang isang tao ay lumayo sa Panginoon, kapag ang isang tao ay iniwan niya ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran, at sa kanyang sarili lang siya nanangan, pang sariling karanasan, kaalaman, karunungan lang siya mananangan, ang lahat ng kanyang effort, ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang gagawin, magiging zero. Walang magiging magandang patutunguhan, walang improvement, walang biyayang matatamo. Ano sabi? Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. So anong ibig sabihin? Sapagkat sila'y lumayo doon sa kanilang unang pagtawag at panawagan. So nagbalik sa dating hanap buhay ang mga alagad. So ito yung sign ng pagtalikod. Ano itong ating pinagninilayan ngayon? Ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Makikita natin sa ating pagbasa na ang kanyang mga alagad ay nagbalik sa dating hanap buhay bilang mga mangingisda. At ito yung isang sign ng unti-unting pagtalikod, paghinto at pagtigil sa kanilang unang panawagan, sa kanilang unang misyon na sila'y magpalaganap ng mabuting balita, magpalaganap ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos sa tao. So yan yung una. Nagbalik sa dating hanap buhay ang mga alagad. Ikalawa na punto sa ating pagnilay ay sabi po ng verse 4, nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpangunit siya'y hindi nila nakilala. Ito yung sinasabi natin kanina eh. Ang Panginoon, hindi niya tayo hahayaang mawala at malayo sa piling niya.
Hindi niya hahayaan na tayo ay tuluyang tumigil, huminto sa pagtawag at pagmimisyon na inilagay ng Diyos sa ating buhay, sa ating pagkatao. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ano ang sabi ng verse 6? Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. Sabi ni Jesus, inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, alam niyo na siguro kung sino siya, si Juan. Ang Panginoon iyon, nakilala agad ni Juan. Diyan, the beloved, kung sino yung estranghero, kung sino yung taong yun, kung sino yung dayuhang yun na nasa pangpang. Ang Panginoon iyon, nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad sa kainang bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang. Mga 90 meters lamang. Tingnan ninyo, bagamat noong mga panahon na yon, alam ni Jesus na ang lahat ng kanilang pagpapagal, ang lahat ng kanilang oras na ginugol, pagsasayang ng panahon sa pangingisda, pamamalakaya, wala silang napala. Pero ano ang sabi ng ating Panginoon sa kanila? Mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ano ang ginawa ng ating Panginoon? Isang utos, isang instruction ng kanyang sinabi, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila ito, hindi nila makaya sa dami ng huli. Tika muna, magdamag ng huli, magkakasama sila, pumalaot sila sa malalim na lugar sapagkat doon matatagpuan ang maraming isda. Ngayon, asan ba silang pwesto ng mga panahon na yon? Malapit sa pangpang. Saan sila inutusan ng Panginoon na maghulog ng lambat sa kanang bahagi ng kanilang bangka na malapit sa pangpang? At ng kanilang sundin at ihulog, sabi ng ating binasa, ay napakaraming isda sapagkat hirap silang hilahin, paangat ang lambat. O paano napunta doon ang isdang napakarami samantalang magdamag naman silang ng isda, magdamag silang pumalaot? At yung sinabi ng Panginoon na yon, na utos na paghuhulog ng lambat, may nakaalala sapagkat noong mga panahon na sila'y tinawag ng Panginoong Jesus, hindi ba't sila'y nangisda din na walang huli? Ngunit nang mag-instruct ang Panginoon at sundin ni Pedro, hindi ba't napakarami din nilang huli? Magdamag silang pumalaot ng isda, walang huli. Pero nang sundin ang utos ng Panginoon na ihulog ang lambat, napakaraming huli. At sabi ng Biblia, nang sila'y unang tinawag, iniwan na nila ang lahat ng yun at sumunod kay Jesus. Ano ba ang sabi ng Panginoon sa kanila? Pedro, mula ngayon at ang iyong mga kasama ay hindi na mamamalakaya ng isda, kundi kay mamamalakaya na ng tao. Yun yung kanilang unang panawagan, di ba? Doon sila pinagpakitaan, doon sila nakaranas ng himala at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga sila'y sumunod eh. Kaya nga sila'y naglingkod eh. Kaya nga sila'y naging followers ng ating Panginoong Jesus. Yun yung naalala ngayon ni John the Beloved. Ano ang sabi ni John the Beloved? Ang Panginoon iyon, naalala niya. Kung ano yung pangyayari noon nang sila'y unang tawagin, kopyang-kopya ngayon. Nang sila'y manghuli ng isda na magdamag ngunit walang huli. Nang mula nang magkaroon ng pagsubok problema silang kinaharap sapagkat ang Panginoong Jesus ay nagdanas ng hirap at hanggang kamatayan. Ngunit siya'y muling nabuhay na maguli. Ngayon, yung pagpapakita at pagpapamalas ni Jesus ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad ay pwede nating sabihin pagpapanariwa ito ng Panginoon sa kanila. Nang sila'y tawagin ng Panginoon, hindi na sila nakadesign na manghuli ng isda. Sila ay nakadesign na maglingkod sa Kanya, maging mamamalakaya ng mga tao. Tayo din minsan, di ba? Kapag may mga pagsubok, problema na dumarating sa ating buhay, kahit anong gusto nating balikan yung mga dati nating pinanggalingan, hindi na natin mabalikan. Bakit? Hindi na yun yung design ng Diyos sa atin. Ang design ng Diyos sa atin ay yung gamitin sa Kanyang ministeryo, magamit sa Kanyang kaharian. Pakinabangan niya tayo para sa Kanyang mabuting balita. Kaya anong sabi? Ang Panginoon iyon,
Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga lagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda, hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. Kaya ito yung pangalawa na punto sa ating pagninilay. Nakilala nila si Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Nakilala ni John the Beloved kung sino yung isang estranghero, kung sino yung taong nakatayo sa pangpang na nag-utos sa kanila na maghulog ng lambat sapagkat sila'y walang huli sa kanilang magdamag na pangingisda. Ito ang ating tatandaan. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Mayroon siyang malaking malasakit sa atin kahit na nung panahon na yung kanilang pangingisda ay isang sign ng panghihina, pagtalikod, pagsuko at pagtigil na sa kanilang panawagan, pero nandun pa rin yung paggabay, yung pag-alalay ng ating Panginoon. Nandun pa rin yung kanyang himala, nandun pa rin yung kanyang pagpapala. Kaya tayo man, maaaring tayo minsan humihinto, tumitigil, pero tatandaan natin, nandyan pa rin ang gabay at patnubay, pagmamalasakit at pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Ito ang ating tatandaan, hindi niya tayo iiwan. Tandaan po natin, hindi tayo iiwan ni Jesus kahit na minsan. Ngunit ang totoo, madalas tayo ang nang iiwan sa kanya, diba? Pero siya, hindi niya tayo iiwan. So natandaan nila yung kanilang unang pagtawag na yun din yung ginamit ng Panginoong himala, yung paghuli ng maraming isda, kaya't sila'y napaniwala na si Jesus ang isang Mesiyas, ang isang Kristo na magliligtas sa kanilang bayang Israel. Kaya sila'y sumunod at naglingkod. So nakilala nila si Jesus sa kanyang mga gawa. Ito yung ikatlo. Ano yung una sa ating puntos? Yung ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanila na ang isang layunin nito ay para ang kanyang mga alagad ay masagip. Ano yung una? Nagbalik sa dating hanap buhay ang mga alagad, ngunit walang napatunguhang mabuti, hindi nag-progress, hindi nag-prosper, kaya ang Panginoon ay sabihin nating namagitan para sila'y pagpapaalabin, pag-alabin uli yung kanilang panawagan, magpakilala siya sa kanila. So, ikalawa, nakilala nila si Jesus sa kanyang mga gawa at yung mga himalang yun ang siyang muling nag-trigger, nagpaalam nang makilala nila na si Jesus nga ang kanilang kausap, ang nag-utos sa kanila na maghulog ng lambat at nakaranas sila ng maraming huling isda. So yun yung ikalawa. Nakilala nila si Jesus sa kanyang mga gawa. At ikatlo, may himala kapag kasama natin si Jesus. Anong sabi ng verse 9? Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isang o roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang isda. So ano yung ikatlo? May himala kapag kasama natin si Jesus. Nung sila'y pumalaot, sila-sila lang yon. Bagamat sila'y mga eksperto, mga dating mangingisda, alam nila yung lugar kung saan maraming pwedeng mahuling isda, nagpupugad ang mga isda, nagsasama-sama ang mga isda, pero kahit anong gagaling at huhusay nila, dahil sila lang sa kanilang karanasan, karunungan, kaalaman, lumakad, zero pa rin sila. Pero nung ang Panginoong Jesus, ang siyang nag-utos, nag-instruct na maghulog ng lambat sa umagang maliwanag ang panahon, alam natin na ang isda ay nahuhuli kapag madilim ang panahon sa malalalim na lugar. Pero si Jesus ay nag-utos sa isang maliwanag na panahon at maaaring dahil malapit na yun sa pangpang, mababaw ang tubig. Pero paanong napunta doon ang ganong napakaraming isda? Ang ibig lang sabihin yan, walang imposible sa Panginoon. Kapag kasama natin ang Panginoong Jesus, kahit kakapirasong tubig, pwedeng pagdaluyan ng maraming biyaya ng Diyos. Kahit kakaunti ang hawak mong bagay na material, pwede yang paramihin ng Panginoon. Bakit? Kasi
kapag kasama natin si Jesus at ang kanyang presensya, palaging nariyan ang kanyang himala. O, di ba ang mga tao, sinusundan siya kahit saan siya magpunta sapagkat kung nasaan ang Panginoon, nandun ang maraming himala. Nandun yung mga gumagaling sa karamdaman. Nandun yung mga pinapalaya sa anumang sakit at karamdaman. Nandun yung pinapalaya sa masamang espiritu. Pinapagaling yung may ketong. Pinapadilat ang bulag. Pinapalakad ang pilay. Binubuhay kahit ang patay. Nagpakain ng napakaraming tao. Kaya't kahit saan magpunta si Jesus, ay napakaraming himala na kanyang ginagawa. So ano ang mahalaga? Napakahalaga na dapat lagi nating kasama ang ating Panginoon. Sapagkat kapag kasama natin siya, pwedeng pabukalin ng Diyos ni Jesus ang mga bagay na pangailangan natin. Ano ang sabi ng ating binasa? Nakahuli sila ng 153 na malalaking isda na kahit ganoon karami, hindi pa rin nasira yung kanilang lambat. Bakit? Kasi iniksakto lang ng Panginoong Jesus yun. Kasi kung susubra yun, pag yun ay naging 154, baka mapunit na. Hindi rin nagkulang, sinakto lang eh. Kaya tama yung kantang, Jehovah Jireh is my provider. He is more than enough. Diba? Ang Diyos ay higit sa sapat sa lahat ng ating pangailangan. Hindi nagkukulang, hindi rin sumusobra. Sapat lang sa lahat ng ating pangailangan. Kaya tatandaan natin, ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos ay sapat lang sa ating pangailangan. Kaya ikatlo, may himala kapag kasama natin si Jesus. Ang utos dapat niya ay palaging ating susundin. Yung mga utos na kanyang ikinukumand sa atin, iniaata sa atin, ipinapagawa sa atin, pag yan ay nasunod natin, tatandaan natin, walang utos ang Panginoon na walang kalakip na gantimpala. Ang lahat ng susunod sa Kanya ay may kalakip na gantimpala. Gusto ko pa hong dagdagan ito. Itong ikatlo, may himala kapag kasama natin si Jesus. Alam natin na sa lumang tipan, dumating ang panahon na si Abraham at saka yung kanyang pamangking si Lot ay magkasama. Sa kanilang pagiging magkasama, yung kanilang mga alagang hayupan ay parehong dumadami, sumasagana, yumayaman. Ngunit, iisa lang yung balon na kanilang pinagkukuhanan ng tubig, kaya nag-aaway-away ngayon yung kanilang mga tauhan. Ang sabi ni Abraham kay Lot, sabi niya, pamangkin, sabi niya, Lot, hindi tayo pwedeng mag-away dahil ang ating mga tauhan ay nag-aaway. Ang mabuti pa kaya ay mamili ka ng lugar. Ikaw ang maunang pumili. Ano rin ang gusto mo, yung kabundukan o yung kapatagan? Bagamat na kay Abraham ang karapatan na siya ang maunang pumili ng lugar na dapat na iyon ang kanyang pupuntahan sapagkat siya yung nakakatanda. Siya yung tito, uncle, pamangkin lang niya si Lot. Pero kitang-kita natin na si Abraham ay nagpaubaya, nagparaya. Kaya sabi niya, mauna kang pumili. Ang pinili po ni Lot ay ang kapatagan na sariwa ang damo na pwedeng pagpastulan ng kanyang mga alagang hayop. At ang natira ngayon kay Abraham ay isang bulubunduking maburl at mabato na madalang ang damo para sa kanyang mga alagang hayupan. So anong ibig sabihin? Dahil sa pagpaparaya ni Abraham, ang natira sa kanya, kung sa unang biglang pagtingin, parang agrabyado yata siya. Sapagkat pinagsamantalahan ni Lot yung kabaitan ng kanyang uncle na ang kanyang pinili ay yung mayroon siyang lamang na lamang para sa kanyang mga alagang hayupan. Diba? Parang naagrabyado niya si Lot. Pero sabi po ng Biblia, dahil sa pagbibigay at pagpapaubaya ni Abraham, sabi po ng account ng Bible, higit na pinagyaman ni Yahweh si Abraham kahit ang kanyang napuntahang lugar ay bulubundukin, maburol, mabato, kulang sa damo na pagpapastulan ng kanyang maalagang hayupan. So anong ibig sabihin? Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi natin pwedeng pagbasihan ang isang lugar. Sapagkat kahit yan ay disyerto, kahit yan ay mabato, kahit yan ay maburol o bulubundukin, kapag kasama natin ang Diyos, nandoon yung malaking pagpapala, nandoon yung malaking himala, nandoon yung malaking biyaya. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng himala mula sa wala.
Kaya tatandaan natin itong ikatlo, may himala kapag kasama natin si Jesus. Sabi natin kanina, nang sila'y pumalaot, sila-sila lang yon. Kahit anong gagaling nila, expert pa sila mga mangingisda, pero zero sila, wala silang napala. Pero sa isang iglap ng umaga at maliwanag ang panahon, mababaw yung kanilang lugar na pinaghulugan ng lambat, pero napakarami naman nilang huling biyaya. So, wala pala sa lugar eh. Nasaan ang biyaya ng Diyos? Kung nasa saan ang Panginoon, nandoon ang maraming biyaya. Nandyan ang maraming himala. Kaya ito yung ating pagninilay. Ano yung ating pagninilay? Ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Una, sa ating pinuntusan, ay ang pagbabalik ng kanyang mga alagad sa kanilang dating hanap buhay. Ito yung isang sign ng pagtalikod o kawalan ng pag-asa, panghihina at panlulupaypay sa mga kaganapang nangyari noong mga panahon nila sa ating Panginoong Jesus. So, nagbalik sa dating hanap buhay ang mga alagad. Ikalawa, nakilala nila si Jesus sa kanyang mga gawa. Sa kabila ng sila'y unti-unti nang nagbabalik sa kanilang dating hanap buhay, hindi hinayaan ng Panginoon na sila'y magbalik doon. Ang kailangan sila'y makabalik sa unang kanilang panawagan. Kaya yung pagpapakita, yung pagdating ni Jesus sa kanila ay isang paraan ng muling pag-aalab at pagpapakilala niya sa kanila. So yan, ikalawa, nakilala nila si Jesus sa kanyang mga gawa. At ikatlo, may himala kapag kasama natin si Jesus. Ang utos niya dapat nating sundin sapagkat sa bawat utos may kalakip na gantimpala. At bago po ako matapos, sapagkat ngayon pa rin ay panahon pa rin ng Easter, meron daw tatlong kaluluwa ang nakapila para makapasok sa langit. Nandun sila sa mga pintuan at sabi daw ni San Pedro sa tatlong kaluluwang ito, papapasukin ko kayo sa langit kapag masasagot ninyo ang aking mga tanong. Sabi niya daw sa unang kaluluwa, ikaw unang kaluluwa, ano ang ibig sabihin ng Easter? Sabi daw ng unang kaluluwa, ang ibig sabihin po ng Easter ay ang paghahanap ng Easter egg sa panahon ng Easter Sunday. Ayan. Ano sabi ni San Pedro? Hindi ka makakapasok sa langit. So, hindi siya makapasok. Sabi naman ni San Pedro sa ikalawang kaluluwa, ikaw naman, ikalawang kaluluwa, makakapasok ka sa langit kung maibibigay mo ang ibig sabihin at kahulugan ng Easter. Ano ang Easter? Sabi ni ikalawang kaluluwa, San Pedro, ang ibig pong sabihin ng Easter ay ang pagpunta sa dagat para mag-swimming tuwing Easter Sunday. Sabi daw ni San Pedro sa kanya, hindi ka makakapasok, mali ang iyong sagot. So, hindi nakapasok. Yung ikatlong kaluluwa naman, sabi ni San Pedro sa kanya, ikaw naman, ikatlong kaluluwa, ano ang ibig sabihin ng Easter? Sabi daw nung ikatlong kaluluwa, San Pedro, ang ibig pong sabihin ng Easter ay ang paghihirap at pagkamatay ni Jesus sa krus at ang kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. So natuwa si San Pedro, medyo tumahimik si San Pedro. At sabi pa daw ni San Pedro habang tahimik, baka meron ka pang gustong idagdag, sabi daw ni San Pedro sa kanya. Meron ka pa bang idadagdag, sabi daw ng ikatlong kaluluwa. Opo! Pagkatapos na mabuhay ni Jesus, sumama siyang maghanap ng Easter egg. At pagkatapos makita yung Easter egg, ay sumama din siyang mag-swimming sa dagat. Makakapasok na sana, hindi din siya pinapasok sapagkat ginaya niya pa yung una at ikalawang kaluluwa. So, ngayon ay panahon ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, panahon ng pagkabuhay, ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesus ay isang malaking pundasyon para tayo magpatuloy ng mga naglilingkod sa kanya sapagkat siya'y muling nabuhay, may kabuluhan at may saysay ang ating pagiging mabuting Kristiyano at may saysay ang pagiging alagad natin ng ating Panginoong Jesus. So magandang gabi, magandang umaga, tanghali, hapon sa inyong lahat. At kung kayo po ay napagpala ng video ito, huwag niyo namang kakalimutan na mag-like. Siyempre, mag-subscribe na din kayo at i-hit na rin niyo yung bell notification. Piliin niyo yung all para pag may bago akong upload ay ma-notify po kayo na may bago akong upload na video. At kung gusto rin ninyo na ma-share ang video ito sa inaakala ninyo makakatulong sa kanila sa pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon, share din po
At pinapasalamatan ko na rin po ang lahat ng mga tumatangkilik sa akin pong video sa Luzon, Visayas at Mindanao at kahit sa panig ng mundo na nagpaparating sa akin na nagagamit din nila, ay maraming maraming salamat po. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Ang akin lamang pong masasabi ay I love you with the love of the Lord. God bless and bye-bye.